bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Felipe Araujo Jr., Jason Hill, Joel Malabonga, Elmer Bello Jr., Rico Melican, at Sniper Lem. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Tatlong rookies ng Barangay Hinebra inaasahan na mag-i-step up sa kanilang mga susunod na laro. At ano nga ba ang inaasahan ni Coach Tim sa tatlong rookies na ito? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Sa unang laro nga ng Barangay Hinebra ay malalim na bench rotation ang ginamit ni Coach Tim sa laban nila kontra sa NLEX Road Warriors. Madaming Hinebra fans nga ang nag-aabang sa magiging performance ng Barangay Hinebra sa kanilang unang laro, especially sa ipapakita ng tatlong rookie nila na si Jeric Balanza, Kent Salado at Arvin Tolentino. Sa ngayon nga ay hindi pa ganun kaganda ang ipinapakita ng rookie ng Barangay Hinebra dahil nakukulangan nga si Coach Tim sa performance na ipinakita ni Arvin Tolentino. Ayon nga sa isang article na ating nabasa, Hinebra still more help lalong-lalo na sa tatlong rookies nila na si Arvin Tolentino, Jeric Balanza at Kent Salado. Sa tatlong rookie nga na yan ay napasama nga sa starting 5 itong 6'5 rookie na si Arvin Tolentino at nakapag-ambag ng 5 points at 2 rebounds sa loob ng 17 minutes playing time na ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cohn. Medyo mababa nga ang puntos na yan para sa 17 minutes playing time. Naiintindihan naman daw ni Coach Tim ang sitwasyon ni Arvin Tolentino na nangangapa pa ito kung paano tumatakbo ang PBA at rookie pa naman ito kaya wala daw tayong dapat ikabahala. Umaasa pa rin naman si Coach Tim na maganda ang ipapakita ni Arvin Tolentino sa kanilang mga susunod na laro. At nakapaglaro din naman ng ilang minuto itong si Jeric Balanza. Pero hindi nga yan sapat para maipakita ang kanyang tunay na laro. At si Kent Salado naman ay hindi nagamit ni Coach Tim. Ayon nga sa naging pahayag ni Coach Tim patungkol sa tatlong rookies na yan, "We still expect more from Arvin Tolentino. We expect more from Jeric Balanza. These are guys we feel can step up for us." Inaasahan nga ni Coach Tim kila Arvin Tolentino at Jeric Balanza na mas magandang performance ang ipapakita nito sa kanilang mga susunod na laro dahil nakukulangan nga ito sa naging performance ng dalawang rookie, especially kay Arvin Tolentino na madaming errors, turnover at kakulangan nito sa depensya kaya nakakahabol ang NLEX sa kanila. Dagdag pa ni Coach Tim, "Kent Salado didn't play against NLEX but he will get some time as well." Hindi nga nagamit ni Coach Tim itong si Kent Salado laban sa NLEX Road Warriors. Pero by the next game ay inaasahan nga na magagamit ito at makakapaglaro sa kanilang susunod na laro laban sa Blackwater Elite. Inaasahan nga na mas mahabang playing time ang makukuha ni Jeric Balanza dahil hindi nga nito naipakita ang kanyang full potential dahil 2 minutes lang ang naibigay sa kanya ni Coach Tim. At ngayon nga na hindi pa rin fully recover si LA Tenorio sa kanyang naging operasyon ay nandyan naman si Jeric Balanza at Kentoy Salado na po pwedeng makahalili nito habang patuloy itong nagpapagaling. Ganun pa man ay makikita pa din nating maglalaro itong si LA Tenorio. Pero limited minutes lang ang lalaroin nito kagaya noong laban nila sa NLEX Road Warriors para hindi maputol ang playing streak nito sa pagiging Iron Man ng PBA. Ano sa tingin nyo mga chong,
mas magandang performance pa ang makikita natin sa tatlong rookies ng Barangay Ginebra sa kanilang mga susunod na laro? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin, mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Mark Oliver Turquesa, Clint Sabadisto, Jude Andan, Edito Kalagi, Pakaw ng Bayan, Muhammad Amin Asani Senior, at Leor Kid, Felipe Araujo Jr., Jason Hill, Jonel Alagun, Joel Malabonga, Ree Nalik, Hilario Marasigan, Janice Carriaga, Amo Marlu, Joben Nampatak, at Eloisa Adriano.